lugar ng pangatian ay dating military training camp. Madaming Pilipino ay dyan nanggaling upang magsanay bago sumabak sa gera. Kalaunan, pati ang pangatian ay sinakop na rin ng Hapon. Ang kwento sa amin ay dinala ang mga bihag na Amerikano at Pilipino na nakaligtas ng bataan death march. Magmula sila sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Madaming Hapon, madami din ang mga Pilipino. Mahigpit ang pagbabantay sa mga bihag. Napakalupit ng mga Hapon, kaunting pagkakamali ay pinapatay sila. Madami ng pinapatay araw-araw. Mayroon pa nga po na pinatay ang buong grupo dahil tumaas ang isang kasama. Kahit mayroong sakit o kaya ay matanda na, ay pinagtatrabaho sa bukid upang sila ay magtanim. Wala kasi silang kakainin kung hindi sila magtatrabaho. Napakalawak ng kapapangatian, ang buong barangay na ito ay nasakop ng Hapon. Maski ang mga karatig na bayan ay may naglipa ng mga Hapon, ang mga Amerikanong bihag ay nakahiwalay ang kanilang kulungan. Mahigpit ang pagbabantay sa kanila upang hindi makatakas. Kahit man makatakas sila, kadami po ng Hapon sa lugar. Tumulong ang taong bayan upang mailigtas ang mga natitirang bihag. Naging masigasig ang mga gerilya upang mangalap ng mga impormasyon kung ano ang nagaganap sa loob ng kampo. Kailangan silang maging maingat dahil kapag nahuli sila ay kamatayan agad ang kaparusahan. Paraan ng mga Hapon na pagpapatayin agad ang mga bihag na kailangan nilang binabantayan. Kadami nilang bihag, libo sila na nagmula pa sa bataan. Nagmula pa sa iba't ibang lugar ang mga nagtulang upang maligtas ang mga bihag. Nang araw na iyon, mayroong eroplano nagpapaikot-ikot sa lugar ng pangatian. Nakabantay ang mga Hapon sa pag-aakalang sila ay bobombahin. Naging abala tuloy ang mga Hapon, kaya hindi sila nakapagmatsyag maigi sa kanilang paligid. Ligid sa kanila, nagsilbing decoy lamang eroplano upang nakawin ang atensyon ng mga Hapon upang makalapit at maisagawa nila ang kanilang planong mailigtas ang mga bihag. Sanib na pwersa ng mga gerilya, Amerikano at ng mga mamamayan na isagawa ang hindi inaasahan ng mga Hapon. Iyon na pala ang araw ng kanilang kamatayan. Mga taga-ibang bayan ang nag-aabang at mabilis na tumulong upang maitakas agad ang mga bihag. Natatakot ang mga rangers na maaaring masundan sila ng mga Hapon. Binuhat ng mga taong bayan ang mga may sakit at mahina na. May dala din sila mga kalabaw at karwahe upang maisakay ang mga bihag dahil sila ay mahina. Muna, ano po ang naging dahilan bakit hindi man ang magkaroon ng raid sa kampo? Ang naging dahilan po ng pagkatayo po ng kampo dito kasi po sobrang lupit po nila, lupit po ng ginagawa dito sa kampo nila o sa tatlak sa kapas. Kasi nga po, ang iniisip po ng mga Hapon, mga panahon na yun, baka po pakatakas sila po. Kaya ang mga po na pinagsama sa Hapon dito, hindi po nila po natin mga bihag. Bilit po lang po siguro sa mga pito, hindi po kahit ano maliit po sila dito sa pangatian. Ayun po. Meron po lang galing sa Pangasinan. Kasi sa Batero na napat po sila, ilipot ko lang dito ng mga panahon na yun. At ang kaya po naging pangatian ito eh, sakayon po sa matatanda, sa mga lolo, lola,
So ito po yung lugar na kaya naging pangat yan po eh. Pangat-pangat po. Ginawa po yung talagang isang lugar na pwedeng gawing kampo ng mga po. Tulad po kuya na dating militar training ka, pero pa po ba kayong anak? Malawak na pagkili ang dito po ang mga malawak na pagkili po dito sa karating po, sa bayan na dito po ng Cabanatuan City, na sa ako po ng Cabanatuan City dito. Apo, pagdating po sa mga katero po, pagdating sa mga yun po yung mga bukid na tinatalaktak po ng ating mga ginilya upang sila ay upang sila po ay matiktikan dito sa pangatian po. At yung mga po ulit, isa po dito, isa po nalalaman na nanguli po ng mga po, walang akong pinagpapapatay. So, sa product niya, napakaingat po nilang kumalaw. Dahil alam po niya na makamatayan po ang magiging suklo ng kanyang paniniktik. At gaya nga po ng mas marami, hindi po ang nakamatay dito sa pangalaan. Alam po sila ngayon, at ay mulay po sila sa pinigilin ng mga internet dito po sa barangay pangat yan po at yung sud ng Cabanatuan. Sa pangunguna po na mga Amerikano na si Merkel po nagkala po sila ng pag-usod at pag-aklas po. Hindi po po nila yung kanilang mga kasamahan dito po sa mula po sa bayan ng Lizal, Platero. Nagpamarte po sila at talagang halos maghagod magdalag po silang lalakad. At yun po, ayon po sa mga intelligence po na kanilang mga gerilya, mula po alas 5 ng umaga, alas 3, alas 4, alas 3, alas 2, hanggang po pag-umaga po, kinabukasan po. Sa mayroon po 30 kilometro yung pinabaybay po nila sa mga ilog na yan. Hindi po na alintana ang hirap at meron po silang konting dalang pagkain na nakasakay po sa kareta. Patukoy kung tawagin po nung araw. At sila po ay nagkakalupak-lupak at talaga pong at pagkakamisa po, nakikinso po sila kasi po, kung natin, nakapang yung mga hapon. E ngayon po, anong nangyayari po? Kasi isang huli nang pinapatay yung mga hapon na mga nakagwardya para makarating sila rin sa kampo. At yung mga po, nag-aklas na po sila, nagdabala na po. At doon po, nagtagumpay po sila. Para ayaw silang napatay na hapon. Mga panahon niya. Kap Hoson, nagtanong po sila na pag-aklas ng pag-usok. Mga pisakit po natin mga kinilya, nakasakay po sa patuke. Sila po ay talagang hindi na po ng kalabaw ng mga panahon niyo. Ngayon po, yung pinasakit po na kinilya natin, talaga po ipilipat po nila at ipilipat po ng siguro mga nagkakamali po na ayos sa pwede ng aknolog. Kapitid ka lang natin po ng dating. At nagsabi po ng isang kinilya na huwag muna tayong lubusog, huwag muna tayong magpapagod. Hindi mga nakapagkailan. Sa hangin, sa hangin po ang tawag nila. Ayos sa pwede po ng aking lolo. Ayun po. Nung bigyan po nakikad si Kettle Pussy na yung aeroplano po umiikot. Yun nga po, hindi po akalain ang mga hapo na pati na si Kettle Pussy po ay ginawala po nila ng paraan para natin sumpon ng mga hapo. Sa itaas ma bakit na po nila na makaiga pabagsak yung bomba yun sila. Pero ito po, gumagapang na po yung ating mga gerilya. Ito po ay kaga pong pinagtanungan po nila ng mabuti para magtagumpay po yung ating mga yung gerilya mga araw. Yung po kwento ng lolo, isang lola ko pa, ay sabi po, talagang sobrang lipid po ng mga hapon. Magkakamali po. At huwag malitignan sila. Talaga pong pinapayuneta po sila.